50 centimo 1992 Philippine altcoin value o halaga. Ito na naman po tayo sa bidong ito kung saan po ay ating pag-uusapan ang lumang bariyang 50 centimo 1992 Philippine altcoin. Ang 50 sentimo na bariyang ito ay ang maliit pong bersyon at wala po silang pinagkaiba sa nakaukit na disenyo sa malaking bersyon. Maliban po sa sukat nito ay ang kanilang kulay. Umpisahan na po natin ang pagtalakay sa 50 sentimo na lumang bariyang ito sa kanyang harapang bahagi. Sa bahagi pong ito ay makikita natin ang mukha ng isang bayani na si Marcelo H. Del Pilar. Sa kanang ibaba po nito ay may maliit na mga titik. At kung may kalakasan po ang iyong paningin, siguro ay mababasa ninyo ito. Pero para sa nahihirapang basahin ito, ito po ay ang kanyang buong pangalan na akin pong binanggit kanina. Sa gilid naman po nito ay nakaukit ang Republika ng Pilipinas at ang taon na 1992. Alam mo po ba na may nangyaring hindi pagkakaunawaan kay Marcelo H. Del Pilar at Jose Rizal dahil sa kanilang magkasalungat na pananaw? Pero nang binansagan ng mga praile ang No Limit Tangere ni Dr. Jose Rizal na hindi ito isang magandang libro para sa mga Pilipino, agad na ipinagtanggol ito ni Marcelo H. Del Pilar. Sa ating pong pagpapatuloy, atin naman pong kilatisin ang mga nakaukit na detalye dito sa bahaging likuran ng lumang bariyang ito. Makikita po natin dito ang isang kahangahangang disenyo ng isang agila. Ito po ay isang monkey-eating eagle, ibig sabihin ay may kakayan po itong kumain ng hayop na kasing laki ng isang unggoy. Maliban po sa nakaukit na agila ay ang halaga nitong 50 centimo at ang scientific name po nito na Petcopaga jeffrey. Alam mo po ba na may mga bersyon ng 50 centimo coins na nagkaroon ng error coins sa nakaukit na scientific name ng agila? Ito po ay ang Petcopaga jeffrey na naging Petcopaga jeffrey. Maliban po dito, ang pinakahuling taon na atin pong ginamit ang 50 centimos na mga barya ay noong 1998. Sa atin pong pagpapatuloy sa lumang baryang ito ay atin naman pong alamin kung ano po ang mga sukat nito. Ito po ay may diameter na 18 millimeters. Ang kanya pong thickness ay 1.5 millimeters. Ang kanya pong timbang ay nasa 3 grams. Ito po ay gawa sa material na brass. Ngayon naman po ay atin pong suriin kung magandang kalidad po ba ang ginamit sa pagbuo ng lumang baryang ito sa pamamagitan ng aking magnet na ito. Tulad po ng inyong nakikita, ayaw niya po kumapit sa magnet. Sa madaling salita, maganda pong uri ng material ang ginamit sa baryang ito. At nandito na tayo sa parte na inaabangan ng lahat. Ang kasagutan kung magkano o ano ang value ng lumang baryang ito. Pero bago ko po babanggitin ang maaring halaga nito ngayon, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na may ilan pong batayan bago natin masabi ang eksaktong halaga ng isang lumang barya. Base po sa pinakahuling aking nalalaman sa halaga nito, ito po ay nagkakahalaga ng 26 pesos po. Pero pagdating naman po sa bintahan sa labas ng ating bansa, ito po ay umaabot sa halagang 290 pesos. Nakatulong po ba ang video na ito sa iyong pananaliksik tungkol sa mga lumang barya? Sana po ay oo. At kung oo ang sagot mo, pakilike naman po ang video na ito.
At kung baguhan ka po sa panonood ng mga videos ko, nais po kitang imbitahan na mag-subscribe kung ikaw ay nasa YouTube at pindutin ang maliit na bell icon. Kung ikaw naman po ay nasa Facebook, paki-follow lang po ang aking Facebook page. Marami pong salamat sa panonood at huwag mong kalimutan na sundan ang kasunod na video.